One, two, three, come on! Kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click on the notification bell dahil nag-upload po ako ng mga videos na pwede natin pagkakitaan online. Okay, so ngayon guys ay may tuturo na naman ako sa inyong application na pwede tayong kumita. So, ito po ay ang Discartech. So, i-install po natin siya. Ito po ay isang application, so i-accept natin, na nagbibigay ng unlimited 30 pesos. So, papaano tayo kikita ng 30 pesos dito na unlimited? So, ituturo ko po sa inyo yan. So, ngayon, i-install muna natin yung application and then magre-register po tayo dito. So, kay Discartech po, siya ay kailangan lang natin ng isang valid ID para ma-verified po yung ating account. Okay, so intay lang natin itong ma-install. Okay, so pagka na-download nyo na po yung application, i-open na po natin siya. Ayan, so welcome sa Discartech. So, gumawa ng account. So, gagawa po tayo ng account ngayon. So, click nyo lang yan. And then, gagawa po tayo dito ng nickname. Okay, sorry. So, gagawa po tayo dito ng nickname or ng palayaw. So, kailangan unique at wala pong katulad. Okay, so pag nakagawa na po kayo, i-click nyo lang po itong susunod. And then dito po is maglalagay tayo ng code. So itong code po is para makareceive kayo ng 10 pesos na sign up bonus pag na-verified po yung inyong account. So kung wala pa kayo, pwede nyo pong gamitin yung aking referral code. Okay, so yan po yung aking referral code. AAAD9144. And then, pag nakapaglagay na kayo ng code, i-click nyo na po itong susunod. And then, dito is maglalagay po tayo ng active mobile number. So, kailangan po is active yung mobile number. Okay, so, pag nakapaglagay na po kayo ng number, click nyo na ulit itong susunod. And then, dito, makaka-receive tayo ng OTP. So, ayan. Okay, so pag nailagay nyo na po yung OTP, is maglalagay po tayo dito ng password. So, huwag nyo pong kakalimutan yung password nyo kasi ito po yung gagamitin natin para makapag-open tayo ng ating application. Okay, so sa password po natin, kailangan natin ng at least 8 characters, lower or small letter or uppercase, big letter, and at least 1 number or symbol. So, kailangan unique po yung ating password pero huwag nyo pong kakalimutan. And then, isubmit mo lang siya. And then, dito, kailangan natin maglagay ng, pwede tayo mag-create ng goal or pwede natin i-click lang tong sa susunod na lang. So, click natin sa susunod na lang. And then, nakalagay dito, tara't mag-explore. So, click natin tong mag-explore. Ayan, so pag open mo ng application, so ito po yung iyong makikita. So ngayon, punta tayo sa transfer. Ayan, and then dito is i-verify po natin yung account. So click natin itong i-verify ang account. And then dito po is ito yung mga ID na pwede nating gamitin. So passport, driver's license. Ayan, so nakalist naman po yung mga government issued ID. So, pili ka lang po dyan. So, scroll mo lang sa baba and then click mo tong susunod. So, nakalagay dito, ikaw ba ay Pilipino? So, oo. And then, ikaw ba ay citizen? So, click mo lang yung hindi. Ayan. So, automatic na naman siya. So, click mo na tong susunod. And then, ilagay mo lang dito yung personal details. So, first name, middle name. So, ito, fill upan mo lang tong lahat. Okay, and then itong address po is fill upan nyo din po yan lahat. Okay, then dito po, lagay nyo na ng check itong salary. Ayan, and then dito naman sa baba, optional naman po yung mga ID. So, click mo na lang itong susunod. And then, terms and conditions. So, basahan nyo na lang po yan. And then, click na po natin itong susunod. Then, lagyan nyo na lang po itong check, itong ating mga data information. So, lagyan natin lahat ng check yan.
Ayan. And then, click submit na. And then, dito po is lalabas yung ID type natin. So, piliin mo lang po yung kung anong ID meron ka. So, ayan, nandiyan dyan. So, piliin mo lang po. And then, click nyo lang tong susunod. And then, dito po is may magsisend po tayo ng proof of identity and liveness capture. So, click nyo lang tong go, ituloy na. And then, dito is pipicture na po natin yung front and back ng ating ID na gagamitin. So, pag napicturean mo na yung back, front and back, so magkakaroon po tayo dito ng selfie verification. So, ihaharap nyo lang po sa inyo yung itong camera. Okay, and then pagka nakapag-capture na po kayo ng picture, is verification is ongoing. And then, balik na po tayo sa home. And then, iyan. So, magte-text na lang po sa inyo, sa inyong number na ginamit, kung verified na po ang inyong account. So, si Discartek po is para po siyang online banking or parang e-wallet tulad ng GCash and Paymaya or Coins.ph kung familiar po kayo sa tatlong yon. So, pwede po tayo ditong mag-load. Pwede natin siyang gawin mag-buy load or pwede rin natin cash out ang ating naipon dito via RCBC Bank. Okay, so ayan, bigla na lang pong lumabas si Discartek po is verified na po agad ang ating account. So, mabilis lang pong mag-verified si Discartek basta tama po yung ating email or mga details na ginamit natin. So, tingnan natin kung pumasok po yung ating 10 pesos. So, close natin. Okay, so refresh po natin. I-log out po muna natin. Okay, so ayan. So, nilog out ko muna po yung ating Discartek. And then, pag-login ko po ulit, is ito po yung lumabas. Verified na po yung ating account. So, balik tayo sa home. And then, nandito na din po yung ating 10 pesos. So, para kumita po tayo dito kay Discartek, is kailangan lang po natin mag-refer ng friends para maka-earn po tayo. So, punta po tayo dito sa my account. Okay, so click lang po natin itong account and then click po natin itong mag-invite ng friends sa Discartek. Ayan, and then ito po yung ating referral code. Para pumasok po yung 30 pesos natin kada invite. So papasok lang po ang 30 pesos kada invite kung ang ating pong invite is makakapag-verified po ng kanyang account. So ayan. So balik tayo sa home. Okay, so ngayon po is meron po akong 516.33 pesos. Ayan. And then dito nga po kay Discartek, sabi ko po sa inyo, is pwede po tayong mag-avail ng load. So try po natin mag-avail ng load kung papasok po agad. Okay, so click natin itong buy load nandito sa gilid. And then ilagay po natin yung number na ating loloadan. And then i-click nyo lang itong susunod. And then, dito po is pipili tayo kung magkano yung ating iliload. So, try natin itong pinakamababa na 15 pesos. So, click nyo lang yan. Ayan. And then, click mo lang itong confirm. So, regular load po yung ating niload. And then, may dadating po na OTP. So, ilagay lang natin yung OTP. Okay. So, once po natin na ilagay yung OTP. So, ayan po. Pumasok na po agad yung ating nakuha na 15 pesos. So, ayan po. Close natin. And then, yan yung transaction natin. So, napaka-instant po na dumating yung load natin dito kay Discartek. So, check natin dito sa my history. So, ayan po yung 15 natin na niload ngayon araw na to. So, ayan. And then, dito po mapapansin nyo. Okay, so yan. May iba pa po ako mga transaction load na ginawa. And then, dito po ngayon kay Discartek is bago po siyang upgrade. So, pwede na din po tayo dito mag-transfer sa ating mga bank account or sa ating mga e-wallet. So, punta lang po tayo dito sa My Transfer. Ayan. And then, dito po is pwede tayo mag-transfer sa Discartek to Discartek account or sa isang RCBC account
or sa iba pang bangko or mobile e-wallet, and then sa via cardless ATM withdrawal. So okay, so yes, pwede po tayong mag-withdraw sa ATM machine ng RCBC. So same lang din po yung ating gagawin. Magre-request lang po tayo ng withdrawal. So ngayon po is itry natin tong sa bangko or sa ating mga mobile wallet. So try natin kung ano mga available bank. So ay okay, so ito po yung mga bank na pwede. So try natin dito sa GCash. So ang GCash po dito is itong GExchange. So ayan. So click natin tong GExchange and then ilagay po natin yung account number at saka pangalan ng sesenda natin and then amount. So lagay natin. Okay, so ayan, try lang po natin mag-send tayo ng 10 pesos load or 10 pesos GCash. So click natin tong susunod. So ayan, wala po siyang charge or service fee. So zero po yung ating service fee. And then i-click lang po natin tong confirm. So nag-send po tayo ng 10 pesos. So lagay po natin yung OTP. Ayan, so nakapag-send na po tayo. So check natin kung dadating na po agad sa atin yung ating sinend na 10 pesos. Okay, so yan na po. You have received 10 pesos of GCash from Rizal or RCBC. Ayan, so ayan po yon. Okay, so legit po na nakakapag-transact tayo ng GCash dito or bank transfer sa ating Discartech. So ayan po, 491 na lang po yung aking balance. And then check po natin sa may account natin yung history. Ayan, so InstaPay transfer 10 pesos. And then yung 15 pesos load kanina na ginawa natin. So ayan po yon. Okay, wait lang. Ayan po. Yung 15 pesos load and then ito naman yung 10 pesos via GCash. So legit na legit po itong si Discartech kasi pwede po nating i-transfer yung ating naipon sa bank account or sa iba pang or pwede nating i-withdraw via cash sa ating cardless ATM machine ng RCBC. Okay, so yun lamang po guys. So sana nakatulong po itong video na to. And then tulad ko is kumita rin kayo dito sa application na to.